小さいなんか、はい、小さいコンロボンベみたいな感じで、あれだ、あれだ、あれだ。Welcome back, mga Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update ngayon sa social media. Doon po sa in-upload natin, maraming, kumbaga kanya-kanya po tayo ng pandinig, mga Aldab. Kasi yung ate, iba po sa Alden, di po ba? Kasi may din sa dulo po eh. Di po ba? Madali nyo naman pong maiintindihan eh kung lagi nyong bibigkasin yung salitang ate. Ang layo po sa Alden. Di po ba? Kasi may din eh. Doon po talaga tayo nagkaroon ng kumbaga senaryo. Doon po sa den. Di po ba? Iba po yung ate sa Alden. Kasi dalawang words eh. Di po ba? Yung ate, kumbaga parang isa lang. Pero may kanya-kanya po tayo. Ano man po yung komento ninyo, nire-respeto ko po yan at ginagalang, di po ba? Balikan po natin itong mainit na update nga ngayon dito po sa social media. Maraming nagsasabi na, Mr. Destiny, parang yung damit ni Mengay, yung paglabas niya, eh, naandyan yung pamilya ni Mengay. Andyan sila, Nikki, si Nico, si Colleen, si Nico, si Dean at si Main Paul Kerson. Pero kapansin-pansin naman po rito, wala naman po sila, di po ba? Na hindi nga po nahagip ng camera. At yung paglabas po nila, wala naman po doon si Ines Veneracion, di po ba? Wala naman doon si yung isa pa, mga Kaldab. May mga pagkakatao, mapapaisip po kayo, bakit hindi po kasi sila nag-upload? Bakit parang hindi po talaga kay Main Paul Kerson o hindi po talaga si Mengay yung nag-update? Bakit parang ang labo, mga Kaaldab, kung titignan nyo, parang magulo. Wala siyang eksakto na, parang ginugulo po nila. May nauna na po yung update na lumabas sila, tapos eto na naman po yung sa loob. Parang hindi siya masasabing kumpleto. Parang pabalik-balik lang yung senaryo. Di po ba? Parang kapansin nyo po ba? Ito yung sinasabi nila, mga Kaaldab. Pero kumbaga titignan nyo naman po, alam ko naman po na matatalino rin po yung mga tumitingin sa social media. Madali naman pong malalaman kung nililin lang po sila o hindi. Di po ba? Pero ang sa akin lang, mga Kaaldab, gusto ko maging updated po kayo. Ito po yung pinaka-latest na naman. Kumbaga tapos ka Nina, ang dami po talagang update, sunod-sunod po ata. Ang kagandahan lang naman po nito, mga Kaaldab, at natutuwa ako kasi hindi po kay Mengay galing. Ibig sabihin, sa iba po o yung ibang tao po yung nagpo-post, hindi po totally account ni Main Paul Kerson. Doon pa lang masaya na po tayo eh. At least mga Kaaldab, hindi tayo hindi tayo binibigyan ng ano, problema. Okay lang yan kasi hindi naman po si Mengay nag-update eh. Kumbaga, hindi naman papatulan ng mga kumbaga army yung mga ganyan. Alam nyo naman po na kumbaga mas gustong gusto nila kapag si Mengay. Kapag ka kasi iba, sasabihin, nagpapasikat lang yan. Alam nyo naman po ang main fanatics, ayaw na ayaw silang nasasapawan. Hindi po ba? Yan naman po yung gusto nila. Yung gusto nila, si Mengay lang yung magpo-post, si Mengay lang yung mag-update, tapos sila na po bahala mag-edit. Kasi dito, hindi mo na pwedeng i-edit kasi hindi naman po kay Mengay eh. Pagdating po kasi kay Mengay, okay lang kahit anong gawin po nila. Okay lang kung lalagyan nila ni Mr. Spotted, di po ba? Hindi masyado halata. At hindi naman po magre-react si Mengay. Pero kapag iba po ang video, katulad po nito, iba po yung kumuha, iba po yung nag-upload, hindi po nila agad-agad mapaglalagyan. Ang ibig kong sabihin, mga Kaaldab, parang hindi nila kayang ang gawing edited kasi magre-react po yung taong may hawak ng video. Magre-react po yung taong nag-post ng ganyan. Maliban lang, ha, kung kasama po siya sa mga edited, di po ba? Pero tignan na lang po natin. Sabi ko nga po sa inyo, pagdating sa mga bagay na ganyan,
eh hindi naman po tayo magpapahuli. Hindi naman po tayo magpapa... Alam nyo na, yung pinupunto natin. Basta ako, sabi ko nga po sa inyo, pagdating sa pagbibigay ng update, hindi naman po tayo magpapahuli. Lalong-lalo na nga po kapag ang pag-uusapan, eh ang real life couple. Po ba? Yun naman po laging ina-update natin. Kaya lang, syempre, normal lang po na may papasok na basher sa loob po natin. Normal lang po na may manggugulo sa channel natin. Alam nyo naman po kasi sila na talagang bitter na bitter nga po sa Aldab Nation. At tama naman po yung mga naging komento ninyo. Pagdating po talaga sa mag-asawa, ang dami po talagang bitter. Ang dami po talaga naiinggit. Di po ba? Normal lang naman po yun eh. Di po ba? Ang dami nagkomento sa atin na patungkol nga po doon sa event o sa concert na ginawa o nag-produce si Richard Folkerson doon. Maraming issue. Marami kasing hindi matanggap ang katotohanan na kumbaga si Alden Richards lang yung mga nakakagawa na hindi po nila nagawa. Na kung saan iniisip pa lang po nila o pinaplano pa lang po nila eh nagawa na nga po ni Richard Folkerson Jr. Totoo yan mga Kaldab, lalo na nga po sa ML, MLBB na magkakaroon na ng ano si Alden. Kaya marami nagre-react eh, di po ba? Lalo na po yung mga player o yung mga mabigating mga streamer na naunahan pa sila. Kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, iniisip pa lang po nila ginawa na ni Richard Folkerson. Ganyan po siya kahusay at ganyan po katalino. Sino nga po ba ang nagbigay talino kay Richard Folkerson? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? Ito yung simula pumasok sa buhay niya ang pamilya Mendoza. Sino nga po ba ang magaling sa negosyo? Siyempre, walang iba kundi si Tatay Dab. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Kaya ka nababas eh. Kaya ka lagi na pag-iinitan dahil sa mga binibitiwan mong salita. Pero, sabi ko nga po sa inyo, okay lang naman yan eh. Basta't sa akin, eh, gusto ko lang updated po kayo. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan, eh ang real life couple, di po ba? Hindi naman po tayo patatalo sa mga bagay na ganyan. Basta kung ano lang yung latest, eh asahan nyo, 101% naman po nating ibibigay. At hindi naman po tayo papatalo sa mga taong makikitid po yung utak, di po ba? Well, may kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon mga kalda ba? Hanggang dito na lang po yung updates natin. Kaya, kung bago lang po kayo sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, pagkatapos mong panoorin.